ABC Bain, magsasara na. Paano yung mga TV Plus natin? Yan din ba ang tanong nyo, guys? Magagamit pa ba natin to o hindi na? Ayan ang tanong. So stay tuned and welcome to TV Plus How To TV. Kung bago ka sa channel na to at gusto mo ng mga tutorials, tips, at latest updates kay TV Plus, click like, subscribe, at i-tick ang notification bell para updated ka sa mga latest videos. Itong ABS, mag-expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mamayari sa inyo. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo. Tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, nababala na sa ABS-CBN na magsara at ibenta na lang. Hindi may iwasan na tulad natin na gumagamit ng TV Plus. Kung magagamit pa ba natin ito kung sakaling magsara din ang ABS-CBN? Talaga, isamahan niyo akong alamin kung bakit pa nagkaroon ng TV Plus ang mismong ABS-CBN. Since the announcement of NTC last June 2010, pinili ng NTC na gamitin ang Japan's ISDBT standard para sa digital terrestrial television dito sa Pilipinas. Sinabihan noon ng mga TV networks regarding sa pagpapalit ng mula sa analog TV papuntang digital TV. At ang initial date ng analog shutdown nila noon ay December 31, 2015. Pero na-delay ito kasi inintay pa nila yung nalumabas yung mismong IRR o Implementing Rules and Regulation regarding sa digital TV. At namove ito ng 2023. Dahil sa kautosan ng NTC, ipagtima pang ABS-CBN sa Atlanta DTH, isang set-top box manufacturing company, para gumawa ng ISDBT receiver box o tinatawag noon na mahiwagang black box o ang tawag ngayon ay TV Plus. Ang unang TV Plus model na inilabas noon sa market noong February 2015 ay ang IT7200 receiver box. Yan po. Which is branded as ABS-CBN TV Plus box. Yung may logo na siya ng ABS-CBN. Ganon din sa mga sumunod na box, ang A1100. So paano nga ba gumagana o magkakaroon ng mga channels ng ABS-CBN TV Plus? Inisip ko sila makaramihan na sa ABS-CBN mismo nang gagaling yung mga channels. Kaya pag meron silang hindi masaga, ay sinasabi kagad ng sabotay kagad. Ang TV Plus box ay isang ISDBT receiver box na sumasagap ng mga naka-broadcast na mga channels sa mga naka-on-air na channels sa digital TV. As long as maganda ang signal ng isang network, masisave na yan sa chance list at i-display na yan. Pero kapag low power pa dahil sa test broadcast, may mga certain channels ka talaga hindi masasayang. Maraming klase ng ISDBT box ang mabibili dito sa atin. Tulad ng RCA, CyberTech, Sammon, Uda, WinDigiBox, ProDigiBox, Tomico, Xenon, ECTV, StarCube, at marami pang generic ISDBT receiver box. Ang pagkakaiwala ni TV Plus sa kanila ay meron siyang exclusive channel na TV Plus box lang ang makakapag-decrypt at makaka-view kasi exclusive lang siya kay ABS-CBN TV Plus. If sakaling tuloy na talaga may pasarado ang ABS-CBN sa March 2020, ang siguradong mawawala ay ang lahat ng ABS-CBN channels tulad ng ABS-CBN, Sports and Action, pati ang mga exclusive channel nito tulad ng Cinemo, Yay, TCMM, KBO, Talents Channel, Movie Central, Asia Novela, GPTV, at iba pa. Dahil nga ISDBT receiver box si TV Plus, masasagap niya pa rin yung mga ibang channels na naka-broadcast na sa digital TV, GMA, TV5, Hope, CNN, at marami pa mga, basta lahat na naka-on-air na medyo malakas ang signal, masasagap ng TV Plus yan at ipapalabas na yan.
Kung titignan mo yung mga generic ISDBT box na binanggit ko kanina, walang humahawak sa kanilang network. Mga generic na sila, pero nakakasagap pa rin sila ng mga channel na nakabroadcast sa digital TV. Magiging ganun lang si TV Plus kung sakaling tumulay mo isarado na ang ABS-CBN. So, aabangan na lang natin kung ano may kapalaran ng ABS-CBN sa March 2020. Yun lang guys, salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell para updated ka sa mga latest videos natin. Thank you guys!